alam sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sa usapin ng infrastruktura, isang departamento ng gobyerno ang pumapasok sa ating kaisipan. At ang kalihim nito ang ating panauhin ngayon. Ito po. Secretary Mark Villar, mula sa pamilya ng mga politiko, na ihalal bilang kinatawan ng natatanging distrito ng siyudad ng Las Piñas noong 2016. Subalit nang himukin siya ni Pangulong Duterte na magsilbi bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, nilisan niya ang trabaho bilang mambabatas upang mapabilang sa gabinete nito. Sa kanyang posisyon, responsibilidad niyang linisin ang imahe ng DPWH mula sa imahe ng pagiging korap na matagal lang mansa sa kagawaran. Ano-anong hakbang kaya ang kanyang ginagawa? Bilang anak ng isa sa may pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa, natatanggihan kaya niya ang tuksong gamitin ang impluensya upang paburan ang kanilang negosyo? Kabilang ang DPWH sa mga departamento ng pamahalaan na inaasahang magbibigay ng magandang resulta dahil prioridad ng administrasyon ang pag-asaayos at pagdaragdag ng mga proyektong infrastruktura. Nagbuhos si Pangulong Duterte ng pondo sa pagpapagawa ng mga bagong kalsada upang mapaganda ang kalagayan ng ekonomiya. Nakakasarin ang pinakamaraming aktibidad upang pagandahin ang sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng mass transport system. Nakatutok din ang publiko sa inaasahang tulong mula sa kagawaran ni Villar para naman sa ikagiginhawa ng buhay ng mga Pilipinong nasalanta ng mga kalamidad sa bansa. Ang karamihan sa mga nabanggit na proyekto ay nakasalalay sa buong husay ni Secretary Villar sa kanyang trabaho. May pamamalas ba niya ang isang matibay na dibdib at malinis na mithiin upang patunayang hindi nagkamali ang pangulo nang siya ay piliin? Hindi po siya madalas na magpaulak ng panayam lalo na sa ganito na one-on-one interview. Mas kilala po natin ang kanyang mga magulang doon sa mga nakakaraang panahon, sa mga kanilang ginagawa. No? Pero ngayon ay kilatisin natin at alamin natin ang kanyang mga project sa kanyang pinamumuno ang departamento. Let us welcome to the program DPWH Secretary Mark Villar. Secretary, morning po. Good morning po. Have a seat, please. Thank you. Salamat. And let's get it straight. Di ka pa ba nagsisisi? Ah, hindi pa naman. Na mas lumipat ka sa executive kesa sa legislative? Mas mahirap yung trabaho, definitely. Mas mahirap yung trabaho. At minsan nalulungkot din ako dahil baby pa yung anak ko. Hindi ko na nakikita masyado dahil pag-alis ko sa bahay, tulog pa siya. Pag-uwi ko, tulog pa rin. Kaya, diba, lalutasin ko muna itong traffic para makita ko rin yung baby ko. Di ba nagreklamo si Mrs.? Ah, hindi, naiintindihan naman niya. Kasi alam naman niya na... Eh, pareho na kayong ano, busy din dahil nasa Congress naman si Mrs., di ba? Apo, apo. Masipag. Masipag. Sobrang sipag. Kaya marami siyang ginagawa. Pero how would you compare ngayon, bukod dun sa pagiging mahirap ng at mas demanding ang trabaho mo ngayon sa executive, ano ang nakikita mong malaking difference dito? Well, I guess... Para sa akin, napaka mahirap talaga yung trabaho at araw-araw may problema. Pero in terms of fulfillment, marami ka rin magagawa. Kaya nakaka-challenge. Lalo na sa DPWH. Dahil, siyempre, ang battle cry ng administrasyon ay golden age of infrastructure. Yes. At kaya marami kami mga flagship projects. And the president ordered us to solve many problems. Katulad ng traffic. Uh-oh. Sa mga baha, lahat, earthquake. Mm-hmm. So, busy talaga kami. Pero parang walang nangyayari sa traffic eh. Well, may plano na actually. Kaya the first few months, na gumawa na kami ng master plan for the whole Luzon. So, katulad ng NLEX-SLEX connector, sabi dito sa Metro Manila, yung bridges across the Pasig River, yun po ay sisimulan na. And I think, pag tinatanong ako, sinasabi ko, give us 2 to 3 years. At I think we have enough projects. Hindi naman kaya yan. Ano, kaso na naman, nagplano na nga, gusto nyo gawin pa. Hindi, ang difference ngayon, may pera. Okay. May pondo. Okay. Dati kasi, actually, ang pondo namin, ang naka-budget sa DPWH this year is 450 billion. Mm-hmm. Which is, yun na pinakamalaki sa kasaysayan. 450 billion. Billion. Ito is for infra. For infra. Pero ano yun? Ano dito, pinaka mismong priority talaga? Of course, there should be an order of priority, di ba? Sabay-sabay. Kaya malaki yung budget. For instance,
example, may 100 billion kami for decongestion program. Mm-hmm. So, lahat yan, more than 200 bypass roads across the country. Okay. Meron kaming nakabudget 150 billion for climate change, retrofitting ng bridges, flood control, mm-hmm. disaster management. Mm-hmm. So, sabay-sabay po. Kasi sabay-sabay lahat itong mga projects na ito na bubuhusan, pero meron naman pondo na nakalaan. May pondo. Mm-hmm. Kaya siguro marami nagtatanong, ano yan, puro salita lang. Hindi, kasi mm-hmm. may budget na eh. Exactly. Kasi iba pa rin pag may budget. Tsaka yun lagi ang pangamba. Okay. In the past, parang marami ng mga ganong mga projects. Hindi naman kaya magiging parang pangahit na naman yung simento natin. Kasi kagaya nung nangyari sa Mindanao, may mga naglitawan na parang blade lang yata yung nilagay doon sa kali kaya nabitak agad noon. Magiging strict kami, wala kaming tolerance sa si President has no tolerance, wala zero tolerance sa corruption at sa mga ganong klase. Kaya ginagamit na namin yung marami tayong bagong technology ngayon sa DPWH. Mm-hmm. Yung geotagging, ang what does it do para ma-prevent ang corruption? Bamba, yung geotagging, hindi na pwedeng i-fake. Pag pinicturean mo, naka-leak sa satellite yan. Okay. So malalaman mo kung saan ang location, time and location. So hindi kayang dayain yun. Mm-mm. So in other words, pag so, hindi, parang, hindi pwedeng may project sa ibang lugar, pipicture mo yung project. Okay. At sasabihin mo, oh ito. Yun ang project mo. Project. Tapos pero, yung pala, ang pinupondohan mo pala, yes. ibang... So yung mga ghost, yung mga... hindi na pwede yung mga ghost projects kasi naka-geotag na yan. Hindi pwedeng i-fake yung geotag. At yung geotag, naka-incorporate sa bagong software namin. Mm-hmm. Yung construction management software. Mm-hmm. Gagamit, yung uso ngayon ang tinatawag nilang analytics. Yes, Minamonitor namin yung variances ng bidding. Pag masyadong mababa, ibig sabihin may possibility for collusion. Mm-hmm. Ang gagawin namin, imbestigahan namin kaagad, i-audit namin kaagad. Pag, so automatic na yan. Ano ngayon yung mga sistema. Processes na yun na in-inject ninyo? Kasi alam naman natin ang DPWH, isa yan sa mga riddled ng corruption. At kaya parang pag sinabi DPWH, oh, daming pera dyan. Yes, yes. Pero yung pera, hindi napupunta sa project, napupunta sa bulsa ng kung sino-sino na kumikita. Anong ini-impose ninyo ngayon to assure the public that indeed corruption is actually being watched? First and foremost, si Presidente, he's made it clear, zero corruption. Sa takot pa lang kay Presidente, I'm sure. No, but can you assure us of the zero corruption? Of course, that's just a matter of policy. But institutionally, marami na tayong, may bago, tinatanggal na namin yung discretion. Kasi usually corruption, it's a function of, usually pag may discretion ng tao, nakakaroon ng corruption. So importante po, naka-built-in na sa mga sa system, sa procurement system. And the first part that we're implementing this year is yung software. Dati kasi manual lang eh. Mm-hmm. Yung mga Excel sheets. Yes, so it's very manual. With the new software, everything will be monitored kung sinong nananalo. And makikita mo ko agad kung may, halimbawa, kung masyadong, kagaya ng sinabi ko po kanina, pag masyadong maliit yung variance sa bidding, ibig sabihin baka fix yung bidding. Kaya automatically, if it goes below a certain point, magti-trigger na siya ng audit. Mm-mm. So, sa takot pa lang, ma-audit na yung... Mm-mm. Alam na nila, pag hindi maganda yung bidding, makakaroon talaga ng audit. Mm-mm. And if ever, and kung may nakita kaming any form of collusion, definitely, tatanggalin namin kaagad kung sino man yung gumawa ng corruption. So, pero paano nyo minomonitor yun ngayon? Kasi you've been in the construction business din, di ba? Yes. Meron kayong real estate, marami yes, kayong yes. mga, probably mga kakilala na ng mga contractors. Paano nyo minomonitor ngayon yung mga contractors na yan na, kasi minsan, alam mo na, kahit yung hiraman lang ng lisensya, may mga nangyayaring ganun. Yes, mga contractor. May contact lang. Hindi may contact lang. Dinidiscourage namin yun. And we do our best, of course. Minsan makikita mo talaga sa performance eh. Pag sinasubcon lang, ang sama ng performance ng project. Yes. Kaya minomonitor namin yung slippages. Doon namin makikita kung then pag hindi maganda, blacklist ka agad. Mm-hmm. Yung mga contractors. Marami na ba kayo na blacklist ngayon sa pag-upo ninyo? 8 months na kayo, di ba? Meron kami mga canceled contracts, blacklist. Of course, we have to dadaan pa yan sa tamang proseso. At ngayon pa lang kami nag-implement ng we're starting to implement yung 2017. Mm-hmm. Over in the past, we're in, right now, sa maraming procurement biddings. Yes, right now. Yes. So yung actual implementation is gonna happen now. So
I-monitor namin. May mga nire-rescind na kayo ng mga contract? Meron, yung mga dati. Yung mga okay. Dati. Kasi yun ang ongoing implementation. Yun. Bakit? Anong mga kaso ng mga yun? Well, yung mga, anabawa, may mga target sila that by this time, sinabi nila, by 2017, tapos na yan. Hindi mukhang na, no, may mga contractors na mukhang nalobat na. Hindi na nagtatrabaho, hindi na nagtatrabaho masyado. Mm-hmm. Yun, kinakancel na namin kaagad. Mm-hmm. Or, we threaten them na kung ayaw niyong tapusin, wala na, ika-cancel na namin yung kontrata. Mm-hmm. I think it's a matter of working fast. You have to work quickly. Kailangan mm-hmm. pag medyo bahay na sila, kausapin ka agad. Mm-hmm. At kung hindi nila kaya, hindi niyo naman pinapadaan sa mga projects ninyo yung mga kalsada, yung mga, kasi gano'n yung mga, alam mo, mga kaisipan na ano, may mga real estate projects din kayo para mas kumita naman yung inyong negosyo. Actually, this is the most, ang DPWH, the pinaka-scrutinized na department mm-hmm. So, wala. Clearly, yung wala kaming actually ano nga mas nakakasama pa si Nego kasi wala na hindi na kami makaka be very careful. We have to be mas careful ako sa mga ganyan kasi syempre gagawin issue. May mga kaibigan ka bang nanalo na contractor? Wala po. Hindi ako nakikialam. Pag may lumalapit, sinasabi, sumali kayo sa bidding. Kahit sino, sumali ka na lang kayo. Hindi ako nakikialam. Hindi ka pa ba sinubukan na i-corrupt? Kasi alam siguro, mo naman sa ganyan, di ba? Siguro, mga tao, hindi naman, siguro alam nila na wala naman akong, pagdating sa pera, pinalad naman ako sa buhay. Ito naman ay, itong trabaho ko ngayon, ito na for legacy, country. Okay na ako eh. Okay naman ako sa, wala naman akong kailangan. So, anong nabago sa bidding process ninyo to at least eliminate yung doon sa mga una yung computer software, yung computerization, that's a malaking bagay din yan kasi foolproof ba yung software? Wala namang foolproof na sistema but sa amin naman we do our best to minimize and wherever we see it hindi ko naman mag-guarantee na zero corruption pero yes, I guarantee that pag may nakita kami tatanggalin talaga namin yung tao. Wala ka bang pinagtatanggal pa sa mga regional directors? Meron na kaming mga movements. In terms of sa mga kinakasuhan, wala pa kayong kinakasuhan? Well, of course, we're not, di naman kami yung investigative body. We just tinatanggal namin, we sanction them. Mm-mm. And yung mga may kaso, usually from an outside yung outsider kakasuhan sila. Mm-mm. Pero kami naman we're ready anytime but usually pag may nakikita kami tinatanggal na corruption. What is the biggest challenge that you are facing now dito sa iyong departamento dahil for all we know alam mo naman trabaho ng kongresista si Kong Erin nagmadalas magkukwento yan pagka congressman hindi masyadong nakakatulog ng maganda medyo hindi masyadong ang pressure the same way na meron kayo ngayon so sa ano ang pinakamalaking nakikita mong problema especially din sa implementation ng inyong mga projects before you answer that we'll pause for a break babalik ko. Straight with Daniel Razon, isama rin po natin Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways. So what's the biggest challenge, Secretary, dito ngayon sa hinaharap ninyo sa department? Daming challenges sa department, sa operations, pati sa mga projects. Ang laki ng deficit natin sa infrastructure. Mm-hmm. Daming projects na kailangan gawin. Pero para sa akin naman, worth it yung hirap kasi imagine mo pag na-solve natin yung traffic dito sa sa bansa. Ang daming dami nating congestion, ang laki ng congestion problem. Pero sa tingin ko ngayon, in the next 2 or 3 years, we'll see massive improvement. So yung congestion ba natin na to, kaya ba natin sa katuparan doon sa panahon ng panunungkulan ninyo? Kasi alam mo naman nagiging problema kung minsan
talagang yung time eh. Ginagahul ka minsan sa dami. Diba? Kailangan mo may constructo. Alam naman natin construction. Di naman pwedeng ginawa mo ngayon. Tapos na lahat yes, kagad. Yes. Pero kami naman, nagmamadali kami. At sa tingin ko, kaya. Because in 2 or 3 years, sa tingin ko, ibang-iba. Kasi sa dami, sa lineup ng projects ng, hindi lang ng DPWH, pati yung DOTR, nakikita ko na ibang-iba na yung landscape ng hindi lang Metro Manila, ng buong bansa, in 2 to 3 years. Marami kaming projects na matatapos. Ano ang magiging pinaka-evident sa, with, ano ba, within 2 to 3 years? Ano yung pinaka-pwede namin asa makikita na, oops, eto, iyan sigurado. Well, you see the beginnings of yung, ang may pangarap kami, yung Luzon Spine Expressway Network. Yun ang series of 18 expressways. Yung iba, existing na. Mm-hmm. Yung iba, pasimula pa lang. Pero this year, sisimulan na namin yung mga pending. This year, next year, sisimulan na namin para makonect ang northernmost, yung La Union, all the way to Bicol. Mm-hmm. So, ang sisimula namin this year is the TR4. Yun ang connection from Batangas to Quezon. Mm-hmm. At next year, sisimulan namin yung connection from Quezon, yung Lucena, to Bicol. Mm-hmm. So, pag natapos po yan, at yung connector road, at yung skyway extension, pag natapos yan, may straight shot from south to the north. Okay. So, sa ngayon po, kung yung Legazpi to Metro Manila, umaabot ng 12 hours. Minsan 16. Oh. Pag natapos itong Luzon Spine, makakapunta ka from Bicol, makakarating ka sa La Union in less than 12 hours. La Union. Okay. Bicol yun, manggagaling. Bicol. La Union, ha? Yes. Wow. So, at now, meron tayong 300, about 350 kilometers of high standard highway. By the end of the administration, halos matadoble yan. Pero ang completion itong sinasabi ninyo na to is when? Well, if we start it next year, we can finish it in maybe 3, depending. Yung Quezon-Bicol, medyo mahaba, 130 kilometers. We can target maybe 3 years. Mm-hmm. But importante lang ongoing. Parang katulad ng TPLX, mm-hmm, ginagamit na, pero hindi pa tapos yes, yung buong alignment. Uh-huh. So at least Partially, ka pwede rin yung, but at least yung Skyway, matatapos na yan by next year. Yung Skyway extension from to Balintawak. Mm-mm. At yung SX EdNex connector, nasimulan na. Mm-mm. We hope to, we're targeting to finish that by 2020. Mm-hmm. So makakaroon tayo ng dalawang bypass. By the halfway point ng term ni Presidente, magkakaroon po tayo ng dalawang bypass road sa Metro Manila. Mm-hmm. At gumagawa din kami ng isang bago, yung Laguna Lake Highway. Mm-hmm. Gamitin namin yung shoreline. Gawa kami ng highway going from Taytay to hanggang Kalamba. At yun po ang solution din sa problema sa Kalamba, sa traffic. Mm-hmm. So lahat po sabay-sabay. Titirayan namin lahat ng congestion issues, mm-hmm, sa buong bansa. Hindi lang. Tapos sa Cebu. Mm-hmm. Kakagaling ko lang sa Cebu and nireport ko sa kanila na meron na tayong plano for the Metro Cebu Expressway. Mm-hmm. Ang pinakamalaking project in the history of Cebu para, mm-hmm, ma-solve finally yung traffic nila. Tuwa naman. Paano yung mga airports natin? Anong nakalatag sa inyo? Well, alam ko recently binuksan nila yung, of course under the DOTR, pero alam ko recently binuksan nila yung Palawan Airport. And kasi mga link pa din yung kailangan, kasi yung coordination ninyo, yes, with DOTR para magkaroon ng synchronization, yes, na, diba? At yun ang, I think that's a major advantage ngayon po, napakaganda ng coordination namin sa, yes, DOTR, sa Department of Finance, sa DBM, sa NEDA. Mm-mm. So mabilis ang processing ng mga projects. Mm-mm. At so sabay-sabay po yung private sector, yung public sector. That's why meron kaming yung mantra ng infrastructure group is build. Maraming project. Mm-mm. Actually, of course, for the past few months, planning kami. Kasi kailangan pang gumawa ng feasibility study, ng detailed engineering. But you'll see, mas mararamdaman nyo the second half of this year ang implementation, mm-mm, ng mga projects. Yung toll bridges across EDSA. So dito sa Metro Manila, ano ba ang isang aabak? Kasi one of the problems na hinaharap natin dito sa Metro, once na may mga projects, yes,
nagdadagdag ng traffic. Although of course, syempre maintindihan mo na pag natapos 'yan, it will ease the traffic. Yes. Pero habang ginagawa, syempre problematic. Yes. Ano ba yung expect mo dito? Of course, minamanage naman namin yung timing. For instance, yung Skyway matatapos yan next year. By that time, sisimulan na namin yung full blast sa connector. At yung mga alignments, naghahanap din kami ng alignments na hindi makakadagdag masyado sa traffic. Halimbawa po yung NX-SX connector, gagamitin namin yung alignment ng PNR. Mm-hmm. So at least the road traffic hindi masyadong apektado yung daily traffic natin. At mm-hmm. yung Laguna Lake Highway, gagamitin namin yung alignment ng lakeshore. Mm-hmm. Mm-hmm. So it shouldn't affect the daily traffic. Pero at least pag natapos na itong mga project, makakaroon tayo ng bypass roads to EDSA. Luluwag ang EDSA. Yung Harbor Link, which is matatapos by this year, target na matapos by this year. Pag natapos po yan, from Manila, lahat po ng trucks na galing sa port, hindi na papuntang NLEX, hindi mm-hmm. na kailangan dumaan sa C5 or sa EDSA. Mm-hmm. And we're expecting 40,000 a day. Okay. So that's a first salvo against yung traffic sa... Pero hindi lang sa Metro Manila itong mga projects. We have every major. I made sure that every major province, every major region mm-hmm. may mga flagship projects. Mm-hmm. In all, hindi lang po sa decongestion, meron din mga yung sa flood control. Oh, yun nga, isa pa, yung sa mga floodways natin. Yes. Paano ngayon ang naging concentration ninyo doon? Kasi merong pinanggalingan yan dati. Yes, yes. May mga binago ba kayo or you're trying to continue? Well, we continue but we have to in-update din namin yung mga existing. Marami namang plano eh. Yung JICA, matagal na yung relationship natin sa JICA, which is the Japanese Overseas Assistance. At marami kami mga master plans. At ang objective namin is gusto namin magkaroon ng master plan sa bawat river basin in all the country. And so actually, meron na tayo for more than 10 river basins. So siguro mga apat na lang kailangan tapusin. Pag natapos na yan, meron na tayong master plan. Pupunduhan na lang. Mm-mm. So, yung bang possibility ng subway dito sa atin? Ano bang it's more than a possibility. It's inevitable na yan. Of course, under the DTR. But last time we went to Japan, and they're already in the final stages of the feasibility. Mm-mm. Pag natapos na po yung feasibility, ang target nila, I think by late next year, gusto na nilang simulan yung subway. Mm-mm. So, from Quezon City to Taguig. Mm-mm. So, definitely, I think that at this stage, it's an advanced stage of planning. Mm-mm. So, malapit na po. Malapit. Saan nakikita po ninyo ngayon na Secretary, no? Dahil lang galing ka ng legislative, yes, yes. Napunta ka ngayon ng executive, nakita mo ngayon isang kinakailangan nating bakahin dito is corruption, yes. Yung system, yung mga iba't ibang mga bagay. Meron ka ba nasisilip na bilang isip mambabatas, dapat ito pagpalitan itong batas na gito. Dapat gumawa ng batas na ganito para mas makapag-implement naman yung executive. Well, I think recently may pinasang batas yung para sa right of way. Kasi ang malaking issue sa amin yung right of way. Okay. Yun ang nakaka-delay sa project minsan. Mm-mm. And of course yung permits. Para matapos yung project, katakot-takot na permit mm-hmm. ang kailangan. Kailangan mapabilis yung proseso sa permitting. And we're hoping that maybe anisip namin yung mga negotiation government to government para wala nang para mas mabilis. Isang ano na lang, ito turnover na lang namin sa contractor yung permits. Mm-hmm. Trabaanan lang sila. Yung civil works na lang sila. So may nakikita ba kayo dito na legislation na dapat na pumasok? Or do you even sit down with your mother and with your wife to talk about it? Na kasi nasa legislative sila. Ikaw naman nandito sa executive. And you were a congressman before. Yes. More or less, parang... Well, I think there was a move for the emergency powers. Pero... Ano na ba nangyari dyan sa ano na yan? Hindi pa na... Kaya hindi naman kami umasa sa... I mean, okay, bonus na lang yan kung meron... Parang ginawa nyo na lang insignificant na sa ginagawa ninyo. We have to focus. Naka-focus na kami sa implementation dahil sa dami rin ng mga projects. Bonus na lang yan siguro. Pero baka ilang amyendahan sa palagay niyong batas? Siyempre, may mga laws na kailangan pwedeng baguhin para mapabilis ang trabaho. Pero sa amin naman,
no excuses. We will finish these projects whether or not magkaroon ng legislation. We have to. So ayoko namang gawin dahilan na wala kaming not because merong tayong kinukuhang excuse, but it's more on parang di ba being also a former legislator, yes. Meron ka rin pwedeng naiisip na bill or panukalang batas. Maybe creation of special infrastructure courts, yun. Kasi para mapublish yung processing ng mga right of way. Okay, yung mga dinadaanan. Kung may kung halimbawa gusto namin i-acquire ang isang via expropriation. Sana mas magkaroon ng courts na naka-focus talaga sa mga mas madali para mapabilis ang decisions. Ano ba maraming dinadaanan nyo ngayon, mga bypass roads? Ang meron ba mga nasa sagasaan tayo, mga fields, rice fields or things like that, or mga across the country meron din mga iba-iba. Minsan sa Metro Manila may need to, kailangan din namin mag-relocate. Hindi naman, part naman yan eh. Nakapasok naman yan sa project budget. So kung kailangan namin mag-relocate, mag-relocate din kami. Pero ano naman kami, sanayin naman. Pero nag-iiwas ba kayo doon sa mga mga agriculture na maaaring ma-apekto? As much as possible. Pero other times na kailangan talaga. Wala ka ng ibang Wala mo naman ibang madadaanan. So walang choice. At what maaari, of course, we want to avoid yung may masasagasaan. Pero may mga times na, at kung kailang i-relocate, may settlement naman yan. We let the courts decide. Nakapag-inspect ba kayo ng maraming mga roads natin dito? At nakita ba ninyo yung alin yung mga ginawa ng mali at alin yung mga ginawa ng tama? It's always constantly, we're always improving. Gusto namin maging national standard, international standard ang ating mga kalye. So, actually, marami kayo nakita, marami ba kayo nakita mga parang mga substandard itong mga pagkakagawa? Meron din. But we're being strict about that, yung auditing. Mas strict kami ngayon sa auditing. I'm actually, in-augment ko ngayon yung auditing department para at least mabawasan na yung mga substandard projects. We try our best. Of course, may limitations din ang department. Sa dami rin ng mga projects sa buong bansa. Hindi na mamonitor lahat. Kaya maganda rin na mabuti at may mga outlets, media outlets na nagbibigay ng impormasyon sa amin. At least force multiplier. Yes. Doon sa nangyari sa Mindanao ba, kumusta po ang inyong ginawa na ngayon na pagbisita doon for the rehabilitation? Sa Surigao po. Yes. Actually, yung bridge, yung Anao-Aon Bridge, we're ready to implement that. Na-budgetan na namin. And the DBM, mas mabilis ang pag-release ng DBM. Immediately, meron na kaming pondo para sa mga rehabilitation. So, we're satisfied with the rehabilitation efforts. Pag may mga complaints, inaasikaso ang daming kaagad. And we'll be ready. Actually, ngayon pa lang pinapa-audit ko lahat ng structures. Yung mga local structures natin, lalo na yung mga eskwelahan. Pero yung mga bago po, rated for seismic rated na yung mga bagong buildings natin, even for typhoons, up to 250 kilometers. So, matitibay po yung mga bagong structures. Right now, we're in the process of auditing yung mga dati. Para kung kailangan ni-retrofit, pupondo na namin yung retrofitting. You mentioned na merong budget. Pero hindi ka ba nagkakaproblema sa pagpaparelease? Kasi minsan, kasama na yan, nakatutok. Kasi wala nang lumabas sa bibig ko kung di absorptive capacity eh. Kaya pinapressure ko na talaga ang mga directors ng DPWH na mahit yung target namin sa absorptive capacity. Yun na nasa isip ko palagi kasi sa laki ng budget, ayoko naman ayaw din namin ng underspending. Mahirap naman yan. In our mind, it's not your job is not to save, your job is to spend kasi para sa tao yan. Yes. So, we're always under pressure to finish the projects in release. So, isa yan sa mga performance metrics sa department. Siyempre, minamonitor din namin yung variances sa bidding. Dapat mataas, masigla yung bidding. Pati sa release disbursements, obligations. So, yun, lahat yan. Ano nagpapabagal minsan dun sa mga... Kasi minsan, dyan sa mga process na yan, nagkakaroon ng delays, hindi ba, yes, Secretary? Yes. Well, marami pwede mangyari. It can be either from right-of-way issues to
Maybe there's may nag-object sa local or maraming, I mean, there's a lot of issues. Wala ka po bang nakakabangga sa mga local government officials? Nakakausap naman. And then may nakakaroon naman ng maayos na usapan. Ano usual na ano nila, tutulong nila sa mga, kasi minsan ganyan, minsan nagpapapansin. Minsan may mas gusto nila sa ibang duman sa ibang lugar or may mga ayaw nila doon. But I think overall, manageable kasi isa lang ang objective natin, yes, which is to solve the traffic in an area or which is to improve the resiliency ng ating mga building. So, or magkaroon ng mas maraming school. Lahat din, I mean, we have the same objective. So, wala ka bang naging problema ngayon sa mga former colleagues mo sa Congress? Kasi siyempre, alam mo naman, yung mga, di ba, ikaw naman, secretary. Siyempre, may kalabitan din yan, di ba? Of course, pero naiintindihan ko rin. Kasi siyempre, mga constituents nila. Hindi mo ba nakakagalit ngayon yung mga iba? Wala naman nagagal. Mga kaibigan ko na rin. Ito, okay lang naman. Maganda naman ang relationship ng DPWH sa Congress. Kasi siyempre, naiintindihan ko rin naman sila. May mga constituents sila. Yes. And of course, the same way that you were before, di ba? Yes, yes. And ako naman, nakikinig ako sa, kasi siyempre, ano rin yan, siyempre kung ano man ang concerns nila, yun ang reflection ng mga concerns ng mga constituents nila. Correct. So, I make it a point na nakikinig ako sa mga comments and we try to incorporate that sa budget. Kasi kung minsan, di ba, meron din yan na usapin sa order of priority. Di ba? Pre, bakit naman na, naiwan na naman ako? Mga we do our best to be fair. We do our best. Siyempre, kasama yan sa trabaho. Mm-hmm. Kailangan maging fair kami sa lahat ng districts sa country. So, which is which is good. Kasi at least walang napapabayaan. Walang nababaya. Walang napapabayaan. Mm-hmm. So, minsan, mahirap din. Pero kasama naman yan sa trabaho. Okay. Kailang kahuling napagalitan ng nanay mo? Before you answer that, we'll pause for a break. Straight with Daniel Razon, Sampana, Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways. Kailan ka huling napagalitan, Secretary, ni Senator Cynthia Villar? Hindi na ako pinapagalitan. Pero nagbibigay ng advice. Okay. Siguro college pa yan. Nung napagalitan pa ako. Nag-aaral pa ako. Pero ngayon hindi na. I think kami naman ngayon nagtutulungan kami. Nagbibigay po siya ng advice. Every Sunday nagkikita kami. Magsama niya. Hindi ka ba napapagsabihan minsan na, anong ginawa mo doon sa ano? Bakit gano'n? Hindi ba? Siyempre, may usapang anak at saka... Siyempre, minsan, itong mga project kailangan, ayusin. So, okay lang yan. Okay lang yan. Pag may nakikita siyang mali, siyempre, ipo-point out niya sa akin. Hindi ka naman minsan, parang sabihan ka na, papatawag kita sa committee hearing. Hindi pa naman. But alam mo, kasi minsan, yung mga, siyempre, dati, nasa legislative kayo, para pareho, your father used to be a senator as well. Pagka nag-uumpukan ba kayo, sinasabi niyo ba na, pwede ba, huwag muna tayo mag-usap ng ano? Off. Or hindi naiiwasan talaga na, Mark, bakit gano'n? Ito, pwede bang ano mo to? Meron ba gano'n? Pwede bang singit mo to? Wala mang ganyan usap. More on family. Pag family time kasi, okay. Family, kung kailangan ko ng advice, kailangan ko ng tulong. Pero pag family day namin, usually, siyempre, nandun yung anak ko, yung mga nangyay, of course, enjoy sila pag dalawa na nga po nila eh. Okay. Kaya, pag Sundays, it's very light. Very light pag Sundays. Konting pinag-usapan namin pag may mga problema. Pero more on very light yung mga Pero Sundays, do you consult your parents as well? Like, halimbawa, Senator Manny Villar, kinukonsult mo ba papa mo regarding course. Sa mga... Of course. Okay. I think, laki ang dami niyang experiences. Yes. And I think that until now I still learn. Marami akong natututunan. Anong pinaka tumatak sa isip mo na pinayo sa iyo ni papa mo regarding sa pagiging ngayon ay secretary mo ng DPWH? Alam mo yung father ko kasi is a builder by nature, yes, niya correct, is a builder. Kaya alam din niya yung geography or yung
I guess yung nakaikot na pag-ikot siya, naikutan niya ang buong Pilipinas. Mm-hmm. At alam din niya kung ano yung mga projects na makakatulong. Mm-hmm. Kaya mahilig din siya eh. Mahilig din siya mm-hmm. sa infra. At and since over the years, ilang beses, sa kampanya, mm-hmm. every time. Actually, every halos lahat ng barangays ng Pilipinas, baka napuntahan na niya. Mm-hmm. Kaya marami siyang mga ideas sa infra. And I think that maybe it's fitting kasi if he became president, siguro magiging focus niya rin infrastructure. Kasi mm-hmm. ang laki ng infrastructure deficit natin. Correct. Uh-huh. So, somehow, at least I can, in my at least I can help accomplish yung mga pangarap niya dati para sa ating bansa. Mm-hmm. And maybe, you know, God works in mysterious ways. Mm-hmm. So, ikaw naman yan. Ako naman yan. Hindi ko talaga... sukat akalain na hindi ko talaga di talaga imagine na pumasok sa isip ko na magiging DPWH ako before. Mm-hmm. So I guess ano siguro fate din na naging DPWH. Well, meron ba sinabi sa'yo si Papa mo na never do this, one thing na never do this, maybe a mistake I have done before that you must not commit? Well, di naman, he never yung mistakes niya dati, but he said that definitely. Yeah, with regards to yung kay presidente, yung utos ni presidente na mm-hmm. hindi talaga pwede yung corruption. Mm-hmm. Kailangan zero tolerance tayo sa corruption. And that's what that's advice of my is like, you have to absolutely no corruption. Mm-hmm. And that's what I that's yun ang nasa isip ko palagi. Meron na bang si Senator Cynthia Villar ba? Meron na bang inano sa iyo na kung minsan ito dapat unahin mo. Meron ba gano'n? Hindi naman, hindi. Wala naman. I think marami din siya mga projects, marami din siya mga agriculture, nakatutok siya sa agriculture committee. At marami siya mga livelihood projects. Mga ganda din yung mga busy din siya doon. Kaya hindi naman siya, hindi naman sila nakikialam sa... But did they all agree sa decision mo na tanggapin mo yung pagiging secretary ng DPWH at talikuran mo yung pagiging kongresista mo? You were elected kasi, by the people. Although, of course, you are still serving the people, yes. And not only your constituents, but yung national natin, ano, buong Pilipinas na. Wala ba silang ano doon, naging kontra sa'yo? And also your wife as well? Well, I think my family, alam naman nila yung importance ng ano ng portfolio ko ngayon lang na sa infrastructure, and they know that ito yung need ng ating mga kababayan, and I think to be a part of this is malaking karangalan para sa akin to be a part and to do my hindi naman ako doktor or sundalo or lawyer. Mm-hmm. Ang alam ko is management, project management. Mm-hmm. Yun ang specialty ko. So in my way, this is my tour of duty. Ito yung tour of duty ko para sa bansa. Uh-huh. Ito ang pwede kong gawin. Ito ang kaya kong gawin para sa ating bansa. And this is my I don't know kung kaka-opportunity ako ulit. And para sa akin, when your country asks you to serve, hindi mo pwedeng tanggihan. But how do you see yourself after this... I'll still be in my 40s and then I'll see. Ay, hindi ko pa alam. Basta para sa akin, ayoko muna isipin ang next phase kasi dami ko ng problema ngayon. Ang dami kailangan gawin. Tapusin ko muna and then let's see. And you know, the Lord works mysterious ways. Hindi mo ba, si Congresswoman Aglipay Villar, hindi mo ba pinapagbawalan na susunod, huwag ka na tumakbo. Parang dalawa tayong di nakikita ng anak natin palagi. Oo nga. Well, I tell her na dapat mag-relax siya ngayon dahil, well, may lupus kasi yung asawa ko. Yeah, how is she doing now? She's doing well. Kaya minsan pinapagalitan ko kasi dahil sa condition niya, ayoko rin naman pagod siya masyado. Tsaka hindi, isang kalaban yan yung stress eh. Yes. Kaya yun ang nakaka-trigger ng lupus. Correct. Kaya, yun, I hope. And ano ba pinakamabigat na stress niya sa'yo? Ah, wala. Walang ta. ang ano lang minsan sa politics, diba? Minsan sinasabi ko sa kanya na, anyway, I tell her that easy lang kasi siya, kailangan din niya maraming limitations pag dahil sa lupus. Hindi ka pwede maarawan masyado. So, I just mag-ingat ka rin kasi immune system yan eh. Yes. Ayan, concern. Kasi the time that she was here and nung naging guest ko siya,
hindi mo pa siya ano ah, na, hindi mo pa siya nakukuhang maging at medyo pagka hopelessly romantic ka daw. Well, totoo bang ano ka sa China, Wall of China ka pala? Oo nga. Kinuwento ba niya? Kinuwento niya pala yun. Doon ako nag-propose nung nasa China kami na pumunta sa Great Wall. Ayun. Paano mo nakita si ano si Kong M? Paano ko nakita sa Congress? Nag-meet kami. Doon ko na-meet sa Congress. First term ko sa Congress. Okay. Doon lang kayo talaga nagkakilala. Batchmates kami sa Congress. So doon lang talaga? Doon lang talaga. Before hindi pa? Before then hindi pa. Sa Congress lang. Recently, okay. Tapos nagpanukalang ka batas ka na sa kanya? parang meron akong panukala sa'yo. Ganun. Dadaanin ko sa bill. Ano naman? Paano ko ba? Pero, napunta doon. Nahiya ako bigla. Napunta doon. No, kasi, di ba, minsan, hindi alam ng ating mga kababayan. We're also human beings. Yes, yes. Na we have our life na parang normal din, nasasaktan din tayo. Kahit na mga public figures tayo, hindi naman pwedeng kahit na, although hindi tayo pwedeng maging mga onion skins, and di ba, but we also have our private life na kuminsan. So, doon pala kayo nag-meet lang. Ano yun? Love at first sight? O ano? Para sa kanya, hindi. Hindi siya nailap sa akin first sight. Actually, okay. Parang ayaw niya ata sa anong umpisa, ayaw niya ata sa akin. Paano mo napagusto? Sipag at tiyaga. Okay. Yan. So, yun pinakamagandang learning mo. Yes, yes. sipag at tiyaga. So, may naman nakapalaki papa mo talaga. Pero totoo ba na, siyempre sa usapan ng pamilya, no? Totoo ba natatakbo ulit si papa mo? Magme-mayor daw ng Maynila? Naku, hindi talaga. Di ba niya pag-usapan yan? Hindi talaga siya tatakbo mayor. Ay, hindi ko nga alam kung saan na. Di ba mayroong balita na gano'n? Paano nangyari yan? Paano nakaroon ng gano'ng klaseng chismis? So, kasi last time magkausap kami, sabi siya, paano plano niyo po? Kasi minsan, tawag ko sa kanya, Ninong eh. Ano plano niyo nung? Ayoko na. Ay, gaganan lang yan eh. Hindi masyado masalita eh. Mm. Sabi ko, si Papa ngayon parang, relax siya ngayon. At, I can guarantee hindi siya tatakbo sa Manila. Hindi ko nga alam pa. Okay. So, tatakbo ulit siyang presidente? Ah, hindi. Baka presidente ng Homeowners Association ng BF. Ng Camellia. Baka pwede pa. Pero sa tingin ko, ano na siya, happy na siya sa ginagawa niya ngayon. Pero ikaw, ano ang highest ambition mo sa politika? Actually, para sa akin, ito, malaking bagay na yung ginagawa ko. But of course, we also plan, di ba, for the future. Yes. And iniisip din natin, meron ka ding may plano ka at the age na ganito. Kasi ako, ganun ako nagpa-plano ng karir ko dati. Yes. Dapat by this age, nandito na ako sa ganitong stage. Dapat ganito na tayo, di ba? Para sa akin, ma-accomplish ko lang yung sa department kasi yung challenge dito, imagine, pag naging successful, ako sa DPWH, that means na wala na tayong traffic. Medyo nasolve na yung traffic problem, pati yung flooding. Mm. Para sa akin, napakalaking bagay niyan. After that, pwede na akong, hindi ko talaga alam, pwede na akong bumalik sa private sector. Sa politika, hindi ko rin, wala pa akong plano sa next stage, sa totoo lang. Hindi ko rin alam kung ano yung magiging fate ko. Pero mas ano ba? Mas nakikita mo bang mas maganda ang executive kesa sa legislative? Kasi dalawang either being senator or other position in the government. Mas mahirap, pero I think for me, mas mahirap talaga yung executive. Pero mas malaki yung fulfillment. Kasi siyempre, pagdating sa exam, may malaking budget. You have a big budget, marami kang personnel, marami kang magagawa. So in terms of fulfillment, and especially nationwide, yung DPWH is 15,000 employees. It's the implementing arm for the government, kaya for projects for infrastructure, kaya para sa akin it's worth it. Kung ano man yung hirap na lahat ng dinadaanan ko ngayon is para sa worth it. I think once we see these bridges, itong mga new highways,
one day, I'm sure yung anak ko, dadaan din kami doon. Correct, correct. Pwede kong sabihin. No? Pero yun ba ang gusto mong matatak sa sa pangalang Mark Villar? O meron pang iba? Kasi ang Manny Villar may tatak. May sariling identity. Ang Cynthia Villar may sariling tatak. Yes. Eh yung Mark Villar, ano bang gusto mong matatak sa'yo? Simento, lupa, yung ano, yung kalye, tulay, ano well, bang? Ako, all these things, to begin with, I think... idol ko yung papa ko, pero idol ko rin si, syempre, si Presidente gave me this, and I, the way I see our President, parang, nanay mo, pag- but see, the way I see the President is very sincere, mm-hmm. And he's, and just to be able to help him, kasi nakikita ko yung mga napaka-sincere ang pagmamahal niya sa ating bayan, and mm-hmm. I can see that he's trying so hard, and ako, I just want to be of help to the administration, mm-hmm. Isa sa mga promises niya, itatapusin niya ang traffic, mm-mm. pati yung mga baha. Gusto niyang gumanda ang buhay ng ating mga kababayan. Yes, and I ako, for me, he's also, he's para sa akin, he's a modern-day hero. Si being President. Able to help him is... Yes, and being able to help him is a honor for me. Napakalaking karangalan para sa akin. Just to be a part of this administration, which sa tingin ko, magiging historic ang administration na to. Because the programs are unprecedented. Kasi mm-hmm. hindi pa lang, first year pa lang, siguro hindi pa, we haven't seen the full implementation. Pero pag nakita ng tao yung full implementation ng plano ng ating Pangulo, mm-hmm. it will change the whole country. Diba? In terms of infrastructure, mm-hmm. peace and order, yes. social services, diba, unprecedented. When was the last time you talked to the President? Ito recently, kagabi may cabinet meeting kami kagabi. Okay. Anong pinaka point na sinabi sa iyo at marching order niya ngayon, yung pinaka latest? Well, of course, nire-review namin yung mga bagong projects, may mga pupunta siya, we're going may trip kami sa China at Cambodia. Mm-hmm. So anong pinaka... So, nagamaganap kami ng foreign investments para sa... Kasi yung foreign investments, that automatic translates sa trabaho eh. Mm-hmm. We want to reduce the poverty level from 20 to 14%. Mm-hmm. So, kailangan natin kumuha ng maraming investments para dumami ang mm-hmm. Workforce dito sa Pilipinas. Kaya, non-stop ang trabaho ni President. Mm-hmm. And I think that in people realize that this administration will... accomplish a lot. Pero ngayon, parang medyo nagkakaroon ng epekto dun sa kanyang popularity ratings. Ano? Anong nakikita mo dito ang pinakamalaking factor? Yun bang mga usapin tungkol dyan sa mga extrajudicial killing? Well, I think hindi naman yan yung kwento ng ating bansa. I mean, yung EJK, I think political lang yan eh. Mm-hmm. Political lang yung EJK. That's just a manufactured issue. But mm-hmm. the reality, which is, I'm sure we all know, is aggressive po si Presidente sa peace and order. Mm-hmm. At kung tatanungin mo yung mga ang ating mga kababayan, I'm sure many of them will say, ako kasi namo-monitor ko rin sa distrito, tinatanong ko yung mga constituents kung kinakamusta ko sila. It's uniform, sinasabi nila na mas they feel safer now. Mm-hmm. Paggabi, nakakalakad sila sa gabi. Hindi na sila natatakot masyado. But that's just the first part. Siyempre, hindi pa tapos si Presidente, tuloy-tuloy ang peace and order campaign. And that's why I hope, supportan naman siya. And all the time, I don't see any, wala naman siyang utos, this EJK, I think it's a political issue. Mm-hmm. But I think, kung gusto natin, kailangan na natin iangat ang ating bansa, dapat magkaisa tayo. Mm-hmm. We have the same story. Dapat ang pag-usapan natin, yung infra programs, mm-hmm. yung mga social programs, kasi ang dami. Mm-hmm. yun ang kwento ng ating bansa. But generally, you agree with everything that the President is doing? Ah, yes. Mm-hmm. 100%. Sa tingin mo, kaya mo yung dibdib ni Presidente Digong? Well, yung ganong klase ng paninindigan. Kasi idol mo din siya, no? Yes. At gusto mo din na masundan one way or the other, paano mo siya matutulungan yung kanyang kumpas. Mm. Kaya ba ng dibdib mo yung, the way he runs the government now? Well, of course, we have different personalities. Pero yung tapang ni Presidente na, well, of course, lahat kami na-inspire sa kanya. Mm-hmm. And ako, I'm 38 years old. Mm-hmm. Nakikita ko yung tapang niya. It's something I also want to emulate. Mm-hmm. So correct. Kung sakali bang mag 45 years old ka,
Can you see yourself also being the president of the Philippines? President? Baka, para it's not something that, not even in my imagination. Well, the same thing that you did not even imagine that you will become a DPWH secretary. Well, totoo, pero hindi ko talaga ma-imagine as a president. It's not something that has entered my mind. Because your father ran for the office, di ba? And it's not impossible din naman na ang isang Mark Villar ay umakyat sa ladder na pwedeng isang term ng pagiging senador at pagkatapos ay tumakbo. Pero kasi okay na sa akin yung itong matulungan ko lang si Presidente, okay na sa akin. For me, that would be a pinnacle of my... napakalaking well, bagay para sa akin. It's not yet the pinnacle, di ba, Secretary? We'll dahil, of course, if we really wanted to serve, yes, and if people can see your sincerity that you really wanted to serve, and you are serving well, and that if you will be able to deliver well, being the Department of DPWH, being DPWH Secretary, na hindi ka na-corrupt o na hindi ka nadala ng impluensya o na hindi ka natakot doon sa mga taong kasi maraming bagay yan eh. Yes, either yes, tatakutin ka, iko-corrupt ka. Kung di ka ma-corrupt sa pamamagitan ng kung ano man yung ibang ginagawa nila, pwede kang takutin, pwede kang gawa ng kung ano-anong ibang. Yes, yes. But of course, you really need yung determination and guts to yes, do everything. And actually, when I first started, maraming I guess umangal, skeptical dahil yes, yes, correct, pero sa akin lang my only I just want to prove everyone wrong. Hindi naman kasi minsan parang ginajudge ka. Correct, yung pagkatao ko never pa kami nag-usap pero ginajudge na nila ako. Correct, hindi ka pakilala. So, sa akin lang in the end I have to show them performance lang, hindi ko kahit anong sabihin ko. Iyan paniwala. Baliwala lang yan. Kailangan ipakita ko through performance. So, basta ako magtatrabaho ko. Every day, magsisipag ako. In summary, anong pwede mo na ngayong isampal sa pagmumukha ng mga ibang... Well, I'm just being exaggerated with... Yes. But anong pwede mo na isampal sa mga mukha ng mga... Noong ini-appoint ka bilang Department of DPWH o bilang DPWH Secretary, parang mga hub, anong gagawin yan dyan? Ha? Baka ganda. yung mga ganda. Ano pwede mong sabihin sa kanila? Eto na, 8 ako. Yes. And I am looking forward na kung ako'y mag-stay dito at gusto pa ako ng presidenteng manatili dito, I can do more than what I have done in 8 months. Well, I think... What have you done in 8 months? I think... ako ipapakita ko sa kanila na marami po tayong projects na fast track. Marami na kayong makikita ngayon na projects na kahit pa paano napabilis ang for instance sa airport. I mean, importante sa akin yung mga everyday maramdaman yung infrastructure maramdaman ng tao. Mm-hmm. And I think we've already started that. May mga construction na pabilis marami din mga projects across the country. And I think also, sana gusto kong baguhin yung, at least under the parent, medyo gumaganda na yung image. Gusto ko lalong pagandahin yung image ng DPWH. Mm-hmm. And until it becomes the most respected agency. Mm-hmm. I want it to be a respected agency, walang corruption. Mm-hmm. And I hope that siguro it'll take time. Mm-hmm. At gagawa tayo ng magandang sistema sa institutionalized natin, anti-corruption campaign. At the same time, gusto ko rin ipakita yung bilis ng implementation ng project. Mm-hmm. And I want to, ngayon pa lang, plano pa lang eh. Siyempre, sabihin ng tao, hanggang plano lang, baka plano lang eh. Yes, yes. So... I guess the proof is in the pudding. Pag nakita nyo na, but of course, that will take a year or two. But I think by the midterm of the president, yung, I'm sure, maniniwala ng ating mga kababayan sa golden age of infrastructure dahil paumpisa pa lang yung mga ibang projects. Pero pag natapos na yan, iba na talagang landscape ng ating bansa. At lahat ng mga problema ng sa traffic, sa flooding, maraming mawawala at maraming mababawasan sa mga problema natin. At giginhawan buhay na. Ultimately, that's important. Giginhawan na wala na yung maghihintay ka, nakapila ka, or sa init, sa traffic. Mm-mm. We really want to improve the quality of life ng ating mga kababayan. Tsaka siguro, hindi naman nila gugustuhin na isang proyektong walang plano. Yes. Medyo, pag major ticket project, medyo mahaba rin ang planning kaya kailangan gawa pa ng detailed engineering, feasibility. So it takes time. But ang commitment ng administration is that
in a short period of time, maybe 2 to 3 years, will change the landscape mm-hmm. ng Pilipinas. Mm-hmm. Babaguhin na. But iba na, giginhawang buhay ng ating mga kababayan. Mm-hmm. And tuloy-tuloy na yan. At least may plano na, may budget na, and ready for implementation. Mm-hmm. And if people ask, eh, kaya niyo ba yan? Eh, kaya nga, may budget na yan. Kaya, if you add yung budget ng 2010, 11, 12, and 13, mas malaki pa yung budget ng 2017. Mm-hmm. So, napaka-ambitious ng proyekto at sana supportahan natin si Presidente mm-hmm. sa kanyang mga layunin para sa ating bansa na at least masolve na yung peace and order situation. At pagdating sa economy, magiging, actually now, tayong pinaka malakas in terms of growth, pinaka mabilis, pinaka mataas na growth mm-hmm. in Asia. Mm-hmm. So, we'll make sure na tuloy-tuloy ng pag-anap. Well, sometimes sinasabi nila, we learn from our mistakes. Yes. You know? But we also learn from the mistakes of others. Ano ang pinakamalaking learning na nakuha mo sa pagkakamali ng nakaraang mga nasa DPWH? It's more of the learning. It's not actually looking at their mistakes. It's more of the learning that you get from it. I guess every year, we build on each other. And to be fair, may nagawa na sila in terms of... we just have to build on whatever. Kasi ayoko naman mapolitika yung... Importante di mapolitika yung mga decisions natin. Kung maganda naman ang project, kailangan tapusin. Mm-hmm. Hindi naman importante sa akin kung saan, yung credit grabbing, kung kanino, sino ba nagsimula. Hindi naman importante sa akin. Mm-hmm. Kasi pag napolitika ang project, baka dahil lang hindi project natin, hindi namin tatapusin. Hindi pwede yan. Basta importante sa akin, makakatulong sa tao, which happened in the past na mayroong ganun. May mga projects na tinigil dahil because hindi sa kanila. Hindi sa credit. Yeah, yung credit. Mm. Sa akin, hindi naman importante sa akin yung credit. Importante lang yung merits ng project. Kung ano bang mga naumpisahan nila na ngayon na itinutuloy mo na nakikita mo kasi na may merito para ituloy? Of course, we want to expand the... there's some projects like yung walkway from NAIA, yun. Mm-hmm. Medyo natenga yun at natapos din. And then, we have other, yung mga highway, yung mga NXSX connector. Mm-hmm. And then, yung NAIA Expressway, yung expansion ng NAIA Expressway. So, mm-hmm. There are projects from the past administration na not only will we finish it, we'll even speed up the process. Kasi mm-hmm. alam naman, nakikita naman namin na makakatulong sa ating mga kababayan. So it doesn't matter. Yung credit naman, lahat naman ng projects ay project ng Pilipino. Para sa Pilipino. Hindi naman project ko or hindi naman project ng isang administrator. This is the project, itong pera ng taong bayan. Mm-hmm. And we consider all these projects are project of the Philippine people. And it's our trabaho namin na tapusin. That's part of our challenge. We have to finish this. Mm-hmm. Regardless of who... wala ka man pa kayo kung saan mapupunta yung credit. Importante lang, mas natutuwa ang ating mga napapakinabangan. Yun lang importante sa amin. And I think that's the biggest, that's one change that you see in this administration. Mm-hmm. We're united and ayaw namin na mapolitikang mga projects. Well, aside doon sa nakuha mo sa tatay mong sipag at tiyaga, kung meron kang sarili mo na bibitawan, kasi it's nakakabit sa mga ni Villar yung sipag at tiyaga. Mm. Diba? Ano ang mga katagang gusto mong maiwan sa tao na yun ang matatandaan nila pag sinabi ang pangalang Mark Villar? Sa akin lang. Ang importante sa buhay ko, hindi naman importante sa akin yung huwag kang sumuko. Mm-hmm. Like with this job, minsan kahit nahirap ka na, pagtsaga mo yan at I think it's important. Kapati, yun din ang advice ng tatay ko sa akin. Minsan, ganun talaga ang buhay. Ups and downs. Weather lang yan. Importante lang, bumangon ka kaagad. Yun ang sikreto niya. Don't give up. Yes. So I think for me, that's my, yun ang rally ang price sa buhay ko. No matter what. Siyempre, I'm sure na in the years as DPWH, kakaroon din ng problema. And may times na I'm sure mahihirapan din ako. Pero I think the key to success is just never give up. Diba? Mm-hmm. Yung iba, pag nagkaroon ng problema, susuko na. Mm-hmm. So, importante lang sa akin na huwag...
So hindi ka susuko dito? Hindi talaga ako susuko dito. So kung nawala ka sa DPWH, ibig sabihin, tinanggal ka? I suppose hindi talaga diba, hindi ka, or natapos ko na yung gusto kong gawin. hindi ka, pero hindi ka magre-resign. I don't plan on resign. Until siguro pag medyo kasi ito, minsan yung iba pag nahirapan na, ang option nila mga cop outs, 'di ba? Parang ayoko na, resign na lang ako. Well, ito na diba? Yung pinaka matinding hamon sa buhay. Ito yung pinaka malaking challenge sa buhay ko. So hindi talaga ako susuko. But what will make you decide halimbawa kung sakasakali na mag-resign? If I feel I've done enough or na-accomplish ko na yung significant or substantially yung mga objectives ko, siguro it will never be enough, 'di ba? There are still bigger things to do, 'di ba? At least pag medyo siguro pwede na akong magpahinga ng konti pag ano na, pag medyo itong mga projects ay you don't have that much time to finish all of this, secretary, 'di ba? We'll do our best. Pero wala naman akong, basta sa akin lang naka-focus ako sa trabaho ko ngayon at basta ma-accomplish ko, I'll do my best. Mm-hmm. Bubuos ko lahat para matapos itong mga project. Mm-hmm. And then I'll leave the rest to the Lord kung anong plano mm-hmm. niya para sa akin. Mm-hmm. Basta it's important for me na ipakita na ito yung, para sa akin, ito na yung defining moment para sa akin. Eh. Mm-hmm. Ayoko naman, I don't want to, my defining moment to be negative na sumuko ako or may ginawa ako na hindi maganda. So, para sa akin lang, I'll do my very best. Like that's my commitment to the president and to our, that I'll do my very best. Now, did you assure naman si presidente na hindi mangyayari sa iyo ang nangyayari kay Pete Lavinia, hindi na mangyayari sa iyo ang nangyayari kay Secretary Sueno, ngayon dito naman sa ERC, ano bang assurance na binitawan mo sa presidente? Well, alam naman ni presidente ang pagkatao ko, and maybe that's why kaya ako nilagay sa pwest, dahil alam niya na napaka may temptation din yung DPWH. But that's my commitment. Well, that was the same thing that he was saying before kay Pete Lavinia and kay that's why Sueno. That's why I don't even want to talk about it. Basta ipapakita ko na lang. And then you let the people judge me. Kasi there's nothing I can say. Yes, correct. Anong sabihin correct. Ko? Sabihin lang niya, hanggang salita lang yan eh. Madali lang sabihin yan. Pero, gawin mo ba yan? But sa akin lang, that's why ako, hindi ako masyadong high profile. Basta ipapakita ko na lang yung performance. Mm-hmm. Doon nila makikita sa projects. At, I guarantee zero tolerance. Like the press, pinalad na ako. Ito na yes. Ang habol ko lang naman dito is... So one strike ka din dun sa mga magkakaroon ng problema sa corruption. Strike kayo. Parang no place for there's you no yet. There's no one who's going to... the president is clear. Ayaw niya talaga. For us, this is our... Ito na yung sacrifice. Ito na yung tour of... This is our tour of duty for the country. Ito yung sacrifice na para sa bansa. Mm-hmm. And para sa akin, there's no... Ito na yung... This is a defining moment for all of us. It will define how people see you. And marami kami magagawa para sa bansa. If we can bring, our objective is to bring the Philippines to the next level, maging upper middle class country na yun ang target. Yes, I can't think of a more noble target. People are watching us now. Meron dyan sa mga nanonood, kaibigan mo. Kahit nanay mo nanonood din ngayon. Meron sa mga nanonood, hindi kumbinsido sa'yo. Yes. Merong mga nanonood, maaaring kaaway mo na hindi mo alam. Yes. What would you like to tell them? Alam mo, nung unang upo ko, ang sinabi ko lang, you don't have to support me, you don't have to like me, but just sana bigyan nyo rin ako ng pagkakataon. Just give me a chance to show what I can do. I'm not saying that, but I think, ultimately, I will be judged sa performance ko. So that's why nakatutok lang ako sa performance. I'm not looking for people to like me. I just want you to, sana bigyan mo ako ng chance. Kasi my motives, I'm really sincere in this. And I hope that sana supportan nyo ako at pati si Presidente. Kasi ito na yung pagkakataon natin para iangat ang ating bansa. I hope
just give us the benefit of the doubt and hopefully support us in this napakahirap ang trabaho. Mahirap talaga. Napakahirap. So, sana konting support. We hope you can support us. We have your prayers. Hey, salamat po. You have our prayers. Salamat po. At kung ano man po ang may paglilingkod na ating himpilan, ituring yung para sa inyo. At sana ay maging bahagi din kami ng nasa ninyo na may pagpatuloy kung ano yung para sa kapakanan ng tao. Salamat sa pagkalapit. DPWH Secretary Mark Villar. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get It Straight with Daniel Razon.